ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng viral scandal, habang nagpapahinga si Rica, ay naisipan naman pumasok ni Kakay sa loob ng kanyang kwarto. Ito ay upang kumustahin nga ang application ng kanyang anak. Sagot naman ng dalaga ay natanong na nga raw ito kahapon ng kanyang ina. Bahagya namang napangiti itong si Kakay sapagkat nalimutan niya nga na nakumusta niya na pala ito. Samantala, sa paglabas naman ng kanyang ina ay hindi naman naitago pa ni Rica ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa kabilang dako, napakaraming mga mamamayan naman ang naghihintay kay Mayor Troy sa pagdating niya sa Sidero City Hall. Agad namang kinausap ni Mayor Troy ang isang ginang, humihingi nga ito ng tulong sa kanyang tanggapan. Payo ni Mayor Troy ay dalhin nga raw ng ginang ang kanyang anak sa ospital. Tatawagan na lamang daw niya ang doktor. Sa oras na malaman na nga raw ni Mayor Troy ang diagnosis, ay gagawa na nga raw ito ng paraan upang matulungan ang ginang. Samantala, isang tawag naman ang natanggap ni Mayor Troy, kaya ipinasa na lamang niya sa kanyang sekretary ang hinaing ng mga tao. At nang makausap na nga nito si David, agad nga niyang sinabi na nakahanap daw siya ng isang dokumento na maaaring nilang magamit upang mapalabas ng tuluyan itong si Archie Suliman. Sa kabilang tako, patuloy naman ang pananakot ni Archie kay Jigs sapagkat nagpadala nga ito muli ng isang mensahe na nagsasabi na kung hindi nga raw magpo-post itong si Jigs at aamin sa kanyang ginawang kalokohan tungkol kay Rica, ay siya nga raw ang magpo-post ng isang video. Sa pagpunta naman ni Archie sa tahanan ng isang ginang, ay agad nga siyang itinaboy nito. Pagmamakaawa ng binata, ay nais niya nga raw sanang makita itong si Ella. Wala namang nagawa ang matanda sapagkat naawa nga siya kay Archie. Bili nito, huwag nga raw siya masyadong magtatagal. Agad nga niyang kinumusta ito at sinabi niya na magbibigay raw siya ng pera upang magamit nila pang pagamot ni Ella. Balita ni Archie, pinagbabayad na nga raw niya ang taong gumawa ng masama kay Ella. Gusto nga raw niyang malaman ng lahat ng tao kung gaano ito kasama. Naiiyak na sinabi ni Archie kung sinabi lamang daw sa kanya ni Ella ang ginagawa sa kanya noon, sana nga raw ay naprotektahan niya ang dalaga. Sana nga raw ay napigilan pa niya ang nangyayari ngayon kay Ella. Patuloy naman ang pag-iyak at paghingi ng tawad ni Archie, tila mahal na mahal niya nga talaga itong si Ella. Sa kabilang dako, masayang tinititigan ni Kyle ang isang larawan na nahulog naman ang isang aplikante. Nilapitan niya nga ang kanyang papaalis na sekretary at sinabi nga nito, naalam na nga raw nilang pareho kung kanino ito loyal. Sagot naman ang kanyang sekretary, alam naman daw nilang dalawa na panandalian lamang siyang pinahiram kay Kyle ng kanyang ina. Inatasan naman ni Kyle ang kanyang sekretary na hanapin nga raw ang aplikante na siyang nakahulog ng naturang larawan. Gamit ang kanyang telepono, agad ngang kinuhaan ang picture ni Kyle ng naturang papel at isinend nga ito sa kanyang sekretary. Sa kabilang dako ay tinawagan naman ni Mayor Troy itong si Attorney Dizon. Ayon sa kanya, naroroon nga raw siya sa tahanan nila Suliman at nais nga raw niyang malaman na talagang magaling naman daw ito at kayang-kaya nga raw siya nitong piyansahan. Nagulat naman itong si Attorney at bilin nga niya huwag nga raw itong gagawa ng kahit anong kalukuhan. Sa kabilang dako, sino naman kaya ang nakita ni Mrs. Suliman sa labas ng kanyang tahanan? Dahilan upang magulat nga ito ng husto. Sa kabilang banda ay chinecheck naman ni Archie ang profile ni Jigs. Ngunit parang wala nga itong plano na aminin sa harap ng mga tao ang ginawa niyang pangahalay kay Rica. Kaya naman, gamit ang isang di kilalang numero ay tinawagan niya nga ang kanyang ina at sinabing maghanda nga raw ito sapagkat mas lalo pang titindi ang kanilang alitan ni Jigs dahil maglalabas nga raw siya ng isang video. Ngunit nabigla naman ang binata nang marinig niya nga sa kanyang ina na inatake nga raw sa puso ang kanyang ama kaya kinakailangan nga raw nito ang kanyang tulong. Sa kabilang banda, habang papalabas na nga itong si Kyle ng kanyang kumpanya kasama ang kanyang sekretary ay hindi naman niya inaasahan na sa kanyang paglalakad ay mababangga niya ang isang dalaga. Dahilan upang tumilapon ang painting na kanyang napulot. Ang babaeng nakabangga ni Kyle ay walang iba kung hindi si Rose. Sa pagdampot ni Rose ng naturang papel ay agad nga niyang namukaan ang pirma ni Rica. Ito na kaya ang paraan para makita si Kyle at Rica? Aminin naman kaya ni Rose na kilala niya ang gumawa ng naturang larawan? Posible rin kayang kunin niya ang credit at sabihin niyang siya ang may gawa nito? Ito po ang ating mga pakasusubaybayan, kaya don't forget to subscribe mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all.